Tinanggi ng opisyal ng Maritime Industry Authority o Marina na nilagdaan nito ang permit para makapaglayag ang lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro. Ito'y matapos lumabas ang pangalan ni Marina NCR Director Mark Anthony Pascua na pumirma umano sa Certificate of Public Convenience o CPC na ipinakita ng tripulante ng barko sa Philippine Coast Guard kaya ito pinayag ang maglayag noong February 27. Iginit ni Pascua na wala siyang pinirmahang permit at mali rin ang spelling ng kanyang pangalan. Hindi rin anya siyang franchising director katulad ng nakasaad sa dokumento. Hindi siya authentic, so to speak. Kasi wala nga po kami ini-issue CPC amendment. The same time, I never signed any amended CPC for that matter. I am the regional director of Marina National Capital Region. I am not the director of franchising po. Tapos po kami nanonood sa mga ganito pong ban lumabas. But having said that, that is under investigation na po. Sabi na po ng ating spokesperson na the DOTR is investigating on this matter po. Lumabas din sa dokumento na nilagdaan nito ng isang Feliciano tira na natuklasang nagretiro na sa Marina noong 2020 at namatay noong 2022. Nanindigan din anya ang Marina na wala silang inilabas na amendment certificate sa RDC Riyeld Marine Services. This is of course subject to due process and we are doing that at the moment. Ang sinasabi ko po kanina, our guidelines provide for fines, suspension or revocation of CPC. Yan po si Marina Legal Services Director Sharon Aledo.